Bueno, yo me apuntaba en la tanda con alguna en su barco. Católico, bajo el Cristo de la Bosca y Udá. Que se va a hacer el pastor, no se hemos dentro de la Bosca. So, ¿cómo le hizo el pueblo de estos versos de Red? Pero si no, Dan, si Cristo, me he mozo, se va a dar la verdad. Kansan, Amahan, Osaka, Carpintero. Ya todo eso con esa historia, sa ato Ginoo, ikonikna ko sa sinugdanan, sa simbahan na ikukot. Nga naman, nasa karagahan o kibisyon sa tao sa kalibutan, ang napilian sa Diyos na amahan, na ama-ama sa iyang buktong anak, karatid ni Roman. Nga nung di man mag-isla, nga nung di man mag-uuma, nga nung di man dito sa mga halangdon, may mokso si Kristo. Nga nung kapitid Roman ang nahimot niya at amahan. Si Kristo, wala naman sa kalibutan, aron lang pagtutos sa kawal. Diklaro niya dito sa Isabel Filipo, sa Diyana Vitre, si Kristo, o Iyem Apostoles, mingon siya sa Mateo 16:18, "You are Peter, and upon this rock, I will build my church. I will build." Kanang karpentero ang iyang trabaho, builder. So dito ni atong iyang audience ng mga apostoles, wag yoy may upos. Pag-inun niya, I will build. Kay karpentero mo ang nagsunti. Sumala ni San Mateo sa Mateo Kapitulo 13, versículo 55, mayon ang mga tao, di ba siya maumar ang anak sa panday? Mora ang diingon ni San Mateo. Pero sa diingon ni San Marcos, sa Marcos 6:3, mayingon ang mga tao, dili ba siya maumang ang panday? Niniluha ka statements kung sa may kalahian dili. Ang record ni San Mateo, dili ba siya anak mas sa panday? Tinukol. Kaya iyan takay o ama-ama ang panday na. Sakto si San Mateo na si Kristo anak o panday. Di San Marcos ngayon, dili ba siya maumang ang panday? Sakto ka na. Kaya naman, kung anak ka o panday, doon na yung almost 100% na mahihong po dyan sama sa mga tatay. Na mahihong po panday. So si Kristo anak sa panday, o siya po nahimok yun ang panday. So nahimok siya ang builder. So pag-ingon niya, sa iyong apostol, I will build my church. May builder na siya. Mabibiso pa niya. Ang iyong unang membro sa iyong simbahan na tinukod, do si Tabo, itawag ni Apostoles, San Mateo, Kapitulo 10, versikulo 1, hanggang sa 7. Gawa sa 12 apostoles, doon na nag-iingon ni San Lucas, Kapitulo 10, 1 hanggang sa 8, na doon ay 70 to 72 na maone ang itawag first party, maone ang unang maagto sa lokasyon diin iplanohan sa Ginoo na dito siya magkasyon. Sama ba sa presidente? Ang presidente din na mudit sila kami sa Jordan doon na doon na ipadala ng mga unang first party mag-inspeksyon at sa Moana, sa Moagi, doon na may security. Mauna ang Paolo. Si Cristo Paolo man. So naasay 70 to 72 na mag-imaguna o napasya mo ato sa kaya. Pag ako sa Pentecostes, Buhat Kapitulo 1, versículo 13 o 15, nagkapigong ang sinto bayande na mao ang nibuo sa unang simbahan ng Pentecostes. Kanang sinto bayande, lakip na diha ang 11 apostol ni Minos Judas na traidor. Apil na po diha ang mahal na Virgen na Maria. Nga nung natito man ang 12 apostol at 120 kay naghulat sa pagkunsa sa Espiritu Santo. Mayroon si Cristo, panlakaw mo sa kalibutan. Pagwali mo sa buong sa Jerusalem, iwali ninyo ang paywalita sa buong kalibutan. Apan unang umanlakaw, hulata ang pagkunsa sa Espiritu Santo. Tuwa dito si Mama Miret.
nganong tuam na sa dito. Nganong kinahanglan ang presensya sa mahal na Birhen sa pagkonsa sa Holy Spirit. Ngano? Kay si mamamili ang unang nidawat sa Holy Spirit. Lucas 1:35, mayingon si Angel Gabriel, para kunsanan ka sa Espiritu Santo kung ang gahong sa Diyos magpamili niya kayo. So si mamamili ang unang nakarisip sa Holy Spirit sa kita, nidawat niya. Walang nahilawat sa Holy Spirit, iya kung hindi pangamit. Mibakta siya o pilang pamilya pa rin sa huliya. Dahil iyang bisitaon ang iyang parinte ay Santa Isabel. Nakaabot ko sa balay ay Santa Isabel kung sa karya dito sa Israel. Sa pagkadungog, sa tingong, sa mahal na Birhen, Lucas, Kapitulo 1:31-32, sa pagkadungog ay Santa Isabel, sa tingong, sa mahal na Birhen, napuno siya sa Espiritu Santo. Misingit siya sa puso na tingong na ngayon, pulahan ka sa tanang kababalintan o pulahan ang bunga sa iyong tiyan. O si San Juan Bautista, nipulpo sa dagong kalipay na nidungaw ang inaas sa iyo. Sa ako ba ang mahal mabili ng unang minawat sa Holy Spirit? Mi maampit usap sa Holy Spirit. Kinahanglan na tuas sa pintiko. Aron ilang-ilahon o siguruhon na ang Holy Spirit na madawat sa simbahan ang samang Holy Spirit na iyan nadawat panahon sa pagkonsan diini sa iyan nadawat niya si Jesus ang mga Diyos. O nang kinahanglan po sa ito. Nga nung itang makatuligo 100% sigurado ka na ang Holy Spirit na nadawat sa atong simbahan, tinuot ang Holy Spirit, kay doa si Maunir. Kay doon ay doa at klase Spirit. Itawag ba good Spirit? O doon ay itawag na bad Spirit? Sa tinubi pa ang istorya, doon ay Espiritu Santo o doon ay Espiritu Santo. Ang simbahan na nahibukso sa Pentecostes 33 sumala sa dokumento sa Grolier Universal Encyclopedia Volume 5, page 106. Catholic Church, the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of the Pentecost. Nano makasiguro kita na ang nadawa sa simbahan Katoliko na Holy Spirit ang tinuod na Holy Spirit, tungod na sa mahal na Birhen. Wala sa negative comments. So ang Pentecost ang pagkahimungso sa simbahan na Katoliko. Sa dihang nakulihan ang Bishop Frank and Judas Iscariot, nakumplito ang 12 apostol, full force. Ni Baro, si San Pedro, nagwali siya dito sa Pentecost. Nga naman sa Pentecost, kaya ka ng Pentecost, Day of Harvest. Mao ka na ang adlaw sa pagpanganin. Daghan mga tao, isa naman ang Pentecostes, mangulit ang mga Hudiyo, kaya sa natin na dapit sa kalimutan. Na ang taga-Egypto, taga-Roma, taga-Libya, more than 13 contingents in the Roman Empire. Ang world kani ato is Roman Empire. Ang tanan na naa sa Roman Empire nangadto sa Jerusalem. Ang mga nationalities nangadto sa Jerusalem. Mao na ang simbahan ni Imon during Pentecost ang simbahan Katoliko. Catholic, not in geographical sense. Catholic, so kaya ang mga nasyon niya na sa Jerusalem. Nagwali si San Pedro. 3,000 ang nabuhay niya. So, 3,120 plus 1 plus 3,000. So, umang sa Pentecost, 3,121 ang membro sa simbahan. Pag-abot sa Buhat, Kapitulo 4, versikulo 4, nandungan niyo 5,000. So, 5,121. Si San Lucas, may bonong na lihat
Diyan sa Lucas, Lucas 2:47, and the Lord added to the church daily such as you be saved. Nasa makakadlaw, hidugangan sa Ginoo ang iyang pundo o mga tao na nagaluwas. Mao na ni Uno na isa Lucas at ihap. So mao na ang last video na simbahan, sa Kumil Kapel, o kadakadlaw, hidugangan o Pedro, since 32:80 up to 2024, ang simbahan, ang Pedro, 1.2 million. Walay na ang simbahan ang adunay record sa history na makapresbak sa Yakorinche Kato sa panahon sa Pentecost. Gawag simbahan. Mauna ang simbahan Katoliko lang ang mag-celebrate sa birthday of the church. Ang akong birthday, August 10. Ang birthday ni Franklin, July 29. Dili ko mag-celebrate sa iyang birthday. Kaya ang mag-celebrate si Paul Mako. Kung akong birthday, Agosto 30. So, hindi ko mag-celebrate sa akong birthday. Nga mo mag-celebrate ito, Pentecostante, kahit kita man ang simbahan. Nga nahibok sa Pentecost, nga mo ang iyong apostolic church, hindi mag-birthday. Hindi man ako ang simbahan na nahibok sa lahat mo kayo mag-birthday ko July 29, hindi man mag-birthday. Hindi ko sa ako. Mao na ang kamag-uuran ng simbahan na tulis ko, bundan ko siya ay klamong history. O mao niya ang simbahan Kristo, buhat pa ita, Mateo 28:20, o banan ko kamo sa tanunay, sa tanang mga adlaw, hangtod na mga ako sa kalibutan. O maunin simbahana, isa ala ni Kristo, sa Mateo 16:18, kabisan panggahong sa impyerno, hindi ito pagkatapunin. O na ang simbahan, may isa kong problema, mga iskandalo, hindi ito pwede magupa sa katahan sa impyerno. Tungod ni anang panaad ni Kristo na ubanan niya ang iyan simbahan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Dos may pwede pa ang pangaroon na wag yung damang ibalo kanos ka ang pagkatapos sa kalibutan. Pero makasiguro na ang gawin na simbahan pagkamatay ng katanan kay limitado ng mga itong kinabuhi abang ang labing siguro ng simbahan na katuliko mupatayon sa iyang panaw kay mauka na ang takat sa limo na iyan mo ba na hindi simbahan na hangtod sa kung ang simbahan na Diyos na katuliko ang mga propahay ng Diyos. Sasaksi ba ko ni Jehovah ang mga history? Ito si Bintito. Ang history na Diyos ang Diyos. Kung muatras ta, 18th century, 17th century, 10th century, 8th century, down to 1st century, dili yung tamang probaya o kalipunan na nakay na existe ha ng saksi ito. Ni alam yung sila magsugod sa 1872. Ano ka rin? Pero kitang katuloy kung matrabaya ka. Pagkakang nga niya, isa ang leader sa 10th century. Leader lang sa 1st century. Isa po sa 1st century, makatugan ka na nakay na existe na leader na ito. Kaya nakay leader, nakay leader na. Automatic naman. Isa na leader ko ang katawahan. So kita ang Katoliko makaprovide ta sa tanang na makatuligan din sa akong existing leader. Therefore, kay na ay leader, na ay natawahan na iyan siya. Huwag yun ay bukto na history sa Katoliko ba? Kung sa pamamagitan na ka, kung sa ang simbahan na pinakauna, ang simbahan Katoliko, kung kuloy ba na ang simbahan na pinakalag ng Negro. Nga naman, sukat pa sa person to it, and the Lord added to the church daily. Kung ang simbahan na ito, si Quinta Rambo Camimbro, sumatik na dito ang simbahan. Pero ang foto na sa person to it, dito ang simbahan na. Sabi lang ba, almost 2,000 years na? Dito ang simbahan na. Kung nag-start sa person to it, pero kung ang membro isa pagkatos, 200, pati na mo. So mo ang tumbag sa pagkatana. Katulik mo.